Ano yung sabi nito problema niyan? Nung na-stock daw ito nung matagal, tapos nung may kanila ng gas ngayon, ayaw daw umandar. May stock na matagal, ayaw umandar. So, ang diagnose mo, ano, sira? Carburador. Carburador, baka madumi. Mga nagbaray, mga butas niya. Lalo yan ang gasolina. Ayan o, may overflow. Ako. Ang daming gasolina. Tatanggalin natin itong panel board. Nandun kasi isang tornilyo niyan. Ito yung 12 volts niya, 10 amperes. Ito yung reset. Reset to, alam ko, para sa 12 volts overload. Ayan, may mga indicator lights din siya. Ito naman yung reset o overload para sa 220. Rated voltage niya ay 220 volts. Yan. So itong brand na to ay Kawama. Ayan, may tornilyo pala. Tatanggalin yung tornilyo dun para makuha nyo na tong panel board. So ito yung target natin, yung carburetor na to. So, ito yung spring ng governor na nakakabit sa carburetor. Ito yung air niya. So, ito naman yung fuel line papunta sa tanke. So, ito nga pala ay generator na hinahaluan ng 2T. So, 2-stroke siya pagka ganun. Di ba panis yung gasolina? Malamig ba? Malamig. Malamig na. Bagong lagay lang doon. So, ito naman yung kanyang recoil starter. So, pag hinahata kasi ito, dapat isasabit nyo muna. Pagkasabit, tsaka palang hahatakin na malakas. So, ito naman yung adjustment niya para makuha natin yung 220 volts. Kasi usually, pag ganitong capacitor type, ito yung capacitor niya. Minsan, pag walang kuryente, yan ang nasisira yung capacitor. So, para makuha natin yung 220 volts, ina-adjust natin. So, nasan yung adjustan? Nandito yung adjustan niya. Katago. Yan. Yun ang adjustan niya para makuha natin yung 220 volts. Parang malinis naman, ano? Hindi naman pakat. Pakat siguro yan kaya lumalabas yung gasolina. Nag-overflow eh. Ito yung tinatawag na plotter. Ayan. Ito yung inlet needle. Ito yung nagsasara sa gasolina pagka umangat na itong plotter. Pag may laman lang ng baso. May laman ng gasolina yung baso. Ayan yung gasket. So usually ito, nililinis natin itong butas na to, tsaka ito. Tsaka itong mga butas dito. Tsaka butas dito. Para magumanda yung under niya. So sige, linisin mo na. So mga guys, kasi para maiwasan natin masira yung ano, generator natin o magbara yung carburetor, kailangan patayin natin to pagka itatabi natin, tapos i-drain natin yung drain sa carburetor natin. Kasi pag natuyo yung gasolina,
dun sa loob ng carburetor, yun na ang magsisimula na masira at maglokong umandar yung mga generator natin. Lagi natin tatandaan na yung gasolina nag-evaporate dyan. Ngayon, yung natira niyang parang mga residue ng gasolina, yun ang tumitigas at naninira ng carburetor. Yan, ito yung reset. Meron tayong 10 amperes para sa 220 volts. O 10 amperes din para sa ano, sa 12 volts niya. Ayan. Para sa kanya mga overload. Mga guys, nililinis na niya yung mga butas. Basta lahat ng butas na sa carburetor, ilinisin natin. Pagka kasi may barado yan, hindi aandar ng matino. So kung mapapasin niyo itang butso, basa ng langis. So normal lang yan. Pagkaya, hindi nagbabasa ng langis, huwag niyo nang gagamitin at walang usok. Nadagdagan niyo yung tuti niyo. Kung hindi, namamakat yung generator niyo mga 2-stroke. So ayan mga guys, nakakabit na ang, nakakabit na ba yung governor? Ayan, nakakabit na yung governor. Nakakabit na rin ang hose ng carburetor. So isasarado na ulit. Under ba yan, palagay mo? Under mo yan. Guys, ito pala yung ano niya, chow. Magpapaandarin nyo, sasarado nyo yung bunga nga ng carburetor para makahigop ng gasolina. Ito yung on and off. Dito sa taas nito, meron tong ano eh, takalan ng langis. Ayan, meron siyang takalan ng langis. Tapos may strainer. So itong takip na to, minsan kasha yung ano, yung takip na pangkubota pagka nawalan kayo ng takip. Yung pang RK. So, pero pagka may makikita naman kayong ganitong takip, ano naman siya? 950 watts sa hanapin niyo. Okay, kabit mo na yung, may tornilyo na ba yan sa panel? Papandarin ko eh. Oo, wala naman makalailan. Sige, papandarin mo muna. Just natin bagay yung ano.